Nagkagulo nga ang netizen sa social media at marami nga rin ang nag-share ng kanilang experience dahil sa pagkawala ng kanilang pera sa kanilang mga GCash. At ito nga ay mainit na pinag-usapan ngayon. At kahit nga ang artistang si Pokwang ay isa rin sa nawala ng malaking pera sa GCash na ginagamit nga nito sa kanyang pagnenegosyo. At para sa detalye ng balitang to, panuorin natin ang video na to. Nabulabog ang ilang user na isang e-wallet nang magising na may mga manumalyang transaksyon sila na nauwi sa pagkawala ng kanilang pera. Kabilang dyan ang Kapuso artist na si Pokwang na nawala na mahigit 80,000 piso sa kanyang account. Ang paliwanag ng e-wallet sa pagtutok ni Darlene Kai. Sa loob lang ng isang minuto, nawala ang 90,000 pesos ni Roland dalaman ng GCash account niya para sa kanyang mga negosyo. So around 12. So lagi ko check ng ganong oras. Ang una ko pong nakita, nawala yung lahat ng sales. Sa transaction history ni Roland, tumambad ang mahigit 40 sunod-sunod na pagpapadala ng pera. Kada transaction, nakalagay na nag-send ang kanyang account ng ting 1,000 piso sa dalawang numero. Nakalampag ako. Alam ko na huwag ka magpipindot ng link, huwag ka magsasend ng OTP kung kani-kanina. Nasa 20 pesos na lang natira sa GCash account ni Roland. Agad siyang nagsumbong sa GCash at Muntinlupa Police. Ang college student na si Princess, nagulat na lang din daw na nawala ng laman ng kanyang account. Ika-cash out po dapat ni Papa yung pera, which is dapat nga po mapagawa po ng bahay namin. Pandagdag, nag-try akong i-call yung number po ng nasendan. Ano na po, out of coverage na po siya. Yung pinagpaguran mo, yung naipon mo, pagkagising mo isang araw, wala na. Maging ang actress comedian na si Pokwang, gumising na nalimas ang 85,000 pesos sa kanyang GCash account na ginagamit niya para sa kanyang food business. Kasi anak ko may hawak ng GCash account namin. Lahat ng mga payment dun sa negosyo, dun pumapasok lahat. Pagising daw ng anak ko, nakita niya, meron siyang parang transaction chuchu-chuchu ganyan na success. Kemi-kemi, ang dami-dami daw, ang dami, sunod-sunod. Naloka yung anak ko. Tapos tumawag siya sa akin. Pag-check niya, 3,000 na lang yung natira. Nag-send din ang account niya ng ting 1,000 piso sa magkakaibang numero. Sana lang magkaroon ng protection yung mga tao ngayon. Sana makaisip sila ng magandang way, magandang paraan para maproteksyonan. Lalo-lalo na yung mga maliliit na nagninegosyo kagaya ko. Hindi naman kami malalaking negosyante pa. Nagsisimula pa lang, di ba? Kaya nakakaiyak lang. Sa isang pahayag, sinabi ng GCash na ang nangyari ay dahil sa errors sa isinasagawa nilang system reconciliation process. Isolated daw ang nangyari sa ilang users. Tiniyak din nilang ligtas ang account ng users. Nakipag-ugnayan raw sila sa mga apektadong account para maibalik ang kanilang pera. Nag-iimbestiga na ang Department of Information and Communications Technology o DICT. They're going to conduct an investigation and find out if there's any commonality, no, in their patterns. For instance, are they all active in online gaming or online gambling sites? So could it possibly be a phishing attack instead of a breach in the system of GCash? Because given the amount of the reports, kung breach yan, it should be in the millions. Babala ng DICT sa publiko, tiyaking hindi ibibigay ang OTP o one-time password kahit kanino. Huwag mag-click basta-basta ng mga link. Ugaliing magpalit ng passwords at i-report agad sa mga otoridad ang anumang breach o kahinahinalang aktibidad sa inyong accounts o mobile device. May isa nga rin tayong kababayan sa Pilipinas na nagbahagi ng kanyang experience sa pamamagitan ng Facebook Live dahil nalimas nga rin ang laman ng kanyang GCash na nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Itong ang perang ito ay ginagamit niya sa kanyang negosyo. Medyo nakakatakot na nga sa panahon ngayon ang mga online banking, particular na ang mga online wallet. Hi, good morning! Paano ba mag-contact? Paano po mag-contact ng GCash? Ubos lahat ng pera ko. Lahat ng pera ko, 38,000. Alas 12, sunod-sunod yung transaction niya. 12 o'clock ng madaling araw. Sunod-sunod hanggang 12:33, 12:48, 12:49. Iba-iba talagang number yung sinendan. Sa isang transaksyon, dalawang number yung sinendan, tigwa 1,000 hanggang sa naubos yung pera ko talaga. Wala akong link na binuksan, wala akong ano. Ang nakakasama, pag ikaw mag-o-open ka ng GCash mo sa ibang cellphone, hindi ka nga makabukas eh. Bakit nasendan niya yung ibang number? Paano po ba yun?
Diba? Ang daming transaksyon eh. Ang dami, iba-ibang number, tapos sinusubukan kong tawagan. Hindi na mag-contact yung mga number. Sino po ba yung nakakaalam kung kaninong number yung sana ko kukontak, kaninong number kukontakin ko, sana ko pupunta. Wala mga pangalan. Sa isang number, dalawang transaksyon, tigwa 1K, iba-iba yung transaksyon niya. Tigwa 1K, hanggang alas 12 talaga, as in tulog na tulog talaga ako. Pag galing kong palengke, alas 8:30 na ng umaga, akala ko may nag-cash in sa kanila. Hindi pala safe. Pero ang tinatanong ko, bakit? Bakit hindi tayo maka-open ng GCash natin doon sa ibang phone? Kung hindi yung phone natin na gamit, yun yung mag-login. Pero bakit sila nakapag-send? Talagang ubos 38,000 talaga. Ma'am, paano yan? Iba-ibang transaksyon. Iisa pa lang yung na-send ko, hindi pa nagre-reply yung GCash. Ang daming transaksyon, iba-ibang number. 40,000 talaga. 40,000. Iba-ibang number, tigba 1,000. Pero iisang transaksyon lang, dalawang number yung ginamit. Naghanap po ay ako ng patas, bakit naman ganon? Wala akong inaargabyadong tao. Bawat sentimo na inaano ko, na pera ko lahat, pinaghihirapan namin mag-asawa yun. Dugot pawis talaga yun, sobra. 40,000, tulog ako, hindi ko alam. Kung sino man pong marunong, sino nakakaalam, pakisabi naman po. Bakit naman may ganun, Diyos ko. Said talaga yung laman ng GCash ko, wala talagang tinira. Kahit sana 10,000 lang, nagtira pa ng 20. 40,000 pala talaga yung nakuha eh. Guys, pa-share naman ng live, baka sakaling may makatulong. Kung sinong kukuntakin ko, nag-ano na ako ng support, help support, wala pang reply, wala pang ano. Yun na lang yung pera ko, nanakaw pa. Wala man akong link na binuksan, wala akong napindot, wala talaga. Pero nung time na yon, wala, kami tatlo lang kaming nakakaalam ng PIN. Bago yon, may dumating na message sa akin yung GCash, alas 9, ang sabi. Pero inignore ko lang kasi di ko man pinindot yung link eh. Inignore ko lang talaga siya. May nagsabi na magbabawas daw yung ganitong ano, 1,997. Hindi ko siya pinindot, inignore ko siya kasi wala man akong babayaran na ganun. Wala man akong ibang pag-aanoan. Lord, 40,000. 40,000 pala eh. Okay. Tinaon niya 12 o'clock. Siya nag-process. 12 o'clock siya nag-process. Sa isang send niya, dalawang number sinendan niya, tigwa 1,000. Anak ko lang, tsaka yung kasama ko dito, asawa ng kapatid ko, yun lang yung nakakaalam ng PIN, walang iba. Ang balita, ang ano, may nagsabi sa akin, marami daw, 38,000 din daw yun yung nanakaw sa GCash niya. Marami, nag-post yung babae, nag-post siya, marami din nag-post, kahit konti lang yung laman ng GCash, may 4,000, may 8,000, ninakaw talaga. Marami rin palang na ano, pero hindi ko alam pa paano, saan kukunin, sino yung kukontakin ko. Alam mo yung kahit, yung bawat piso, bawat sistema mo, pinaghirapan mo talaga, tapos biglang mawawala ng ganun. Tapos hindi mo alam, kung sinong kumuha. Tinatry ko tatawagan yung mga number, hindi na makontakt talaga lahat. Alas 12 na madaling araw, tapos nalabang ko alas 8, galing akong palengke. Akala ko may nag-cash out, may nag-cash in sa kanila. Okay, so, kung kailan malaki yung laman ng GCash ko, saka naman doon. Sino ba may nakakaalam, sino yung kukontakin, kanino ako lalapit? Mismo GCash, kasi hindi mo man mano eh, di ba nga, pag sira yung phone natin, hindi nga natin malag-in sa ibang phone yung account natin eh. Pero bakit basta-basta nakakapag-send doon, paanong ginawa yun?
tanan ako na nutan sulod ang GCash sa id talaga tan kaninang alas 12 ng umaga 40,000 ubos talaga tan isang transaction dalawang number pinagsendan tigwa 1,000 talaga iba-ibang number tapos sinusubukan kong tawagan ngayon isa-isa hindi na makontak lahat kanada ko ito na kantidad bugos tuig ko ito ginpaghirapan kalamritas mawara na dayon dili ka gani makalagin na nimo account na ibang cellphone tapos yan na basta-basta lang makapagsend kahit kanino diba ang kanay man ako makontak ang kanay man ako maharan ni kanino ba ako lalapit patulog naman. Ano bang gagawin ko? Dako kaya na kantidad. Okay lang, sana kung 10 mil eh. Dako eh, 40,000. Oo tan, alas 12 talaga tan. Hanggang natapos siya, 12:49 AM. Sunod-sunod niyang sinin. 20 ka process. Diri man man laban na patas. Kami nagkakapasok-pasok kami pag pinanugpaan uring. Tapos basta lang mawaraan imo kwartahan sugad ito. Dire talaga. Pero pira na ako ka years na ginamit kasi ang GCash. Waray man talaga. Yan na la. Nausa ako pag abot ko. Tikang ako palengke. Kasi kung may da nag-cash in na era. Kay 3 mil na. May da 3 mil na sulod. Di ay may da nag-cash out. Yan na la na aga. Ginkuha ano. Di ba madam? Bakit ganun lang kadali nakuha yung pera? Sunod-sunod na transaksyon eh. Di ba mahigpit nga yung GCash pag sunod-sunod yung transaksyon mo ta same amount, hindi ka makapag-proceed. Bakit yun sila? Bakit yun kagabi? Sunod-sunod talaga. Di ba? Unusual ano yun? Transaksyon pag ganun. Pero bakit na pahintulutan nila? Kinontak ko na yung 2822. Hindi man. Oo, tangin. Screenshot ko na tanantan. May, yung pera ko sa GCash, 40,000, nakuha kagabing alas 12 ng umaga. Ang pinagsendan, iisang send lang, pero dalawang number, tigwa 1,000, 20 transactions siya. Sunod-sunod hanggang umabot siya ng 12:49 AM. Walang pangalan. Madam, walang pangalan. Number lang talaga. Walang OTP. Wala man akong pinindot na link. Bawal mag-login sa dalawang. Wala man. Lord, tabang. Uy, Ginoo ko. An masakit talaga. Sobrang sakit talaga. Kung ikaw mismo, may GCash ka, hindi mo ma-open doon sa ibang cellphone. Pero bakit? Mismo, hindi ka nag-process. Bakit nakapag-send sila agad-agad? Bakit? Yun yung tanong. Tapos, di ba, pag sunod-sunod yung transaction natin, ano yan eh? May iaano ka ni GCash eh. Parang i-hold ka ni GCash kasi sunod-sunod yung transaction mo. Pero bakit 20 transactions sunod-sunod? 40,000, wala na. Sana nga ay magawan agad ng aksyon ng GCash ang insidenteng ito at maibalik din ang mga nawalang pera sa ating mga kababayan. Lalo nga't dugot pawis naman talaga ang pinuhunan nila dito at ganun-ganun na nga lang mawawala ito. Sa panig naman ng GCash ay naglabas na nga sila ng statement na according sa kanila ay ginagawa na nga nila ito ng aksyon. At sana nga ay maibalik na rin agad ang lahat ng nawala para hindi naman mawala ang tiwala ng taong bayan sa GCash na ito. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahitan na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.